Papanayam po natin ngayon si dating Health Secretary at kasalukuyang Molecular Laboratories Head ng Philippine Red Cross na si Dr. Paulyn Ubial. Magandang tanghali po sa inyo. Dr. Ubial, si Connie Season po ito kasama aking partner na si Rafi Tima. Yes, good afternoon, Connie, and sa inyo, Rafi Tima. Opo. Bilang ho dating opisyal, makikikamusta lamang ho kami sa inyong tingin. Sa balak po ng DOH na sabi nga wag nang ipaanunsyo sa mga LGU yung mga bakunang ituturok para hindi ho magkaroon ng kaguluhan sa pagpila, no? Dahil may mga ilan po tayong kababayan na namimili kasi ng vaccine. Yes, I agree with that proposal, ano? Nung nagbabakuna tayo ng measles at saka ng polio, hindi naman natin ina-announce ang brand ng bakuna. Kaya nakapagtataka ngayon bakit biglang interesado yung mga tao sa brand. Okay. Pero ito nga ho, sa Makati rin, ano, meron nang ginagawa sila ngayon. Parang tambiolo naman, ano, yung parang electronic na tambiolo kung saan hindi ka talaga makakapamili. Do you think this is okay also to do? Yes, para sa akin, it's important, yung parang hindi tayo conscious sa brand. Yun yung tinitingnan natin as long as it's generic. Yun yung comparison natin na it's a COVID-19 vaccine, you get it. Now, kung yung tao, of course, there's a freedom of choice, ano? Right. Na malalaman niyang, kunyari, for example, isang brand yung ibibigay sa kanya and he doesn't want that brand, so skip muna siya. Kumbaga, pipila siya ulit sa pinakadulo. Yes, that's right. Okay, kasi nilinaw din ho yan ng DOH naman na yung pag-anunsyo ng mga LGU lang naman ang tinututulan nila, but it doesn't mean na kapag ka nandun ka na sa vaccination site, hindi mo na rin malalaman kung ano yung tinuturok sa'yo. So, sasabihin pa rin naman, ano? Para yun ho yung mabalansi naman at makontrol daw yung mga vaccines natin. That's the right of the patient also to know what the brand of the vaccine. In fact, pati yung lot number at saka yung kanyang parang ano, mismong number specific to the vaccine. Pero yung polio po is different naman syempre from COVID, no? Pero marami pa rin pong tao, no? Hanggang ngayon, parang in general, takot pa rin po, no, na magpabakuna. Ano ho, kasi ito parang ang concentration natin ngayon, puro COVID vaccines lang, di ba? Pero marami pa rin tayo mga bakuna na hindi pa rin po nabibigyan ng pansin, ano? At nakikita natin na hindi pa rin po, kumbaga 90%, sinasabi nga lang, nasa 60% pa lamang din yung mga gusto magpabakuna ng ibang mga dapat binabakuna na. Ano ho ang inyong tingin dyan? Yes, paulit-ulit natin pinapanawagan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating childhood immunization. Ano? Ito yung rinirequire natin na mga routine immunizations for children below 2 years old. Yes, may schedule po yan. And yung tinatawag nga natin pag nakumpleto niya yung 13 immunizable diseases natin for childhood diseases, fully immunized child na po yan, FIC. Yes. Ngayon, ina-encourage pa rin po natin yan. We have been vaccinating worldwide since 1960s. And we have saved 20 million lives. Right. Yung mamamatay sana sa 13 immunizable diseases na ito ay na-save po natin 20 million since we started the vaccination program. At ang maganda po dyan, meron na po tayong sakit na natanggal sa balat ng lupa. Ito po ay ang smallpox. Right. And there will be other diseases na pwede natin tanggalin through mass vaccination campaigns. Ang pumapangalawa po sa listahan natin, yung polio. Pwede nating matanggal yan. And yung measles. Oo, dati wala na tayong polio, di ba? Dito, Dr. Ubial. Pero dahil po ba yan sa nangyari na natakot nga ako, ano, na magpabakuna kaya nagkaroon ng resurgence? Correct po. Kasi ito pong polio, we have eliminated it yung sa
children yung transmission. Pero ang nangyari pala dyan, available pala siya sa sewerage o dun sa maruruming tubig sa kapaligiran natin. Mm-hmm. So nung bumaba po yung bakunahan ng polio, because for one reason or another, ano, bumalik yung polio sa ating mga kabataan. Mm-hmm. Okay, balik ko lang kasi tungkol pa rin po ito, no, in general sa mga bakuna, sinasabi ho ng ilang mga health experts na kaya daw nagkakaroon din ng pagpili, no, yung iba pong mga kababayan natin sa bakunang ituturok sa kanila for COVID ay dahil kulang daw sa sapat na impormasyon yung ating mga kababayan about it. Sa tingin ninyo, in general, sa lahat ng mga bakunang ito na sinasabing tinatanggihan nga ho ng ating mga kababayan o minsan ito sa COVID pinipili, meron ba tayo talagang pagkukulang dun sa part ng pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan? Ang ano ko lang kasi sa atin ngayon, masyadong malaki yung access sa social media, no? Mm-hmm. So alam na ng mga tao itong mga sites and ang daming nagpapadala sa kanila ng mga information and messages. Ang problema lang, pati yung wrong information, mabilis pumalat. And so, nag-recreate ito ng pangangamba at pag-aalinlangan sa ating mga kababayan. So, ang advice lang, siguro ang pakinggan lang natin ay yung mga authorities, ang Department of Health, ang World Health Organization, and yung mga asosasyon ng mga doktor natin, yung Philippine Medical Association, at yung mga Philippine College of Chest Physicians, yung mga ganyan, infectious diseases. Huwag na po nating pakinggan yung mga sites na hindi na tayo sigurado kung saan nang galing. I see. Thank you, Dr. Ubial. Meron pa hong additional questions si Rafi. Okay. Hi, good morning po, yes, Doc. Hindi rin po sapat yung bilang ng paparating na bakuna para sa A4 category ayon mismo sa DOH. Ano po kayang dapat na maging hakbang dito ng pamahalaan? Ay, yung inaano natin kasi, pinopromote na siyempre mabakunahan lahat sana, no? Pero as much as possible, yung mga sa areas na mataas yung cases. Kasi yan po talaga ang strategy sa ating surveillance and epidemiology na pababain yung mga cases or viral transmission sa community. Mm-hmm. So, uunahin natin yung mga communities na merong nagre-report ng mataas na numero ng kaso. Mm-hmm. Posible po bang ma-achieve yung herd immunity sa isang particular na area? For example, yung binabanggit yung mga lugar na talagang matindi yung tinamaan, doon lang magkakaroon ng herd immunity at hindi pa sa buong bansa. Posible po ba yun? Pwede po yun kasi area-specific naman yung ating herd immunity. Ibig sabihin nun, sa isang lugar, pag na-attain mo kunyari 70-80% ng population dyan sa lugar na yan ay nabakunahan nyo, kahit na yung 20% na hindi nabakunahan, hindi na magkakasakit kasi nakat na yung viral transmission. Mm-hmm. Ngayon, ang problema lang dyan, pag may pumasok na merong sakit, no? So, yun pa rin, we still maintain yung call natin to stay at home, to stop social gatherings, yung mga movements ng mga tao masyado, wag na muna until such time that the entire country has attained herd immunity. So yun na po ang dapat bang asahan ng ating mga kababayan na bagamat dumadami yung bakuna hanggat hindi na-achieve yung herd immunity sa buong bansa, eh magiging restrictive pa rin yung movement natin. Correct, correct. Otherwise, tataas pa rin yung mga kaso. Mm-hmm. Ama, iba naman po ako. Kumustahin ko lang po yung status ng pagubayad sa PhilHealth sa Philippine Red Cross at makiki-update din po kami doon sa Moderna vaccine na nagkakahalaga ng 3,500. Oh, medyo hindi ako updated doon sa pagbabayad ng PhilHealth, ano, because that's with our finance office. Okay. Ang naririnig ko lang is medyo updated na sila, hindi na umabot ng 800 million yung utang. So nabawasan mga na po yung utang. Mga kalahati na lang, 400 million, pero may utang pa rin. Mm-hmm. Yun yung ano ko.
And then yung sa Moderna po, actually it has been announced by Chairman Senator Gordon that it will be available in June. Mm-hmm. And we're asking the people na interested to register online. Pero pag nag-register online po, hindi ibig sabihin nun, sigurado na kayong makakatanggap. Kasi, siyempre, mas maraming nakaregister ng nauna. So, uunahin po namin yon. At ang dadating po sa June is not yung buhos or 100% yung in-order ng Red Cross, which is 200,000 doses. Hindi po namin alam, baka 20,000 lang o 50,000 lang. So, hindi po talaga lahat nung nag-register ay sa June mababakunahan. Mm-hmm. Pero tiyak na pong may darating na Moderna para po sa Red Cross kasi we understand meron din mga in-order na ganito, yung ibang mga pribadong kumpanya. Yes. Kasi yung nung nag-order ang Red Cross, binayaran na yon. So, okay. Advance payment. Mm-hmm. So, siguradong may darating sa June. For the Philippine Red Cross, ang hindi lang ho namin alam yung exact number or amount. Mm-hmm. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay. Thank you. Si Dr. Rafi and Connie. Salamat po si Dr. Paulyn Ubial ng Philippine Red Cross.